At sino yung sinasabi mong tunay kong asawa na hindi nababalik dito? Mahal! Nasasaktan ako! Magpapaliwanag ako! Kumalma ka! Paano ko kakalma? Nasaan ako? Sino ka? Pahinga ka muna. Na-aksidente ka. Pero sabi ng doktor, stable na daw yung lagay mo. Ah, ako nga pala si May, yung asawa mo. Wow, friend! Ang ganda talaga ng bahay ng amo mo. Pati ang view! Ang ganda! Yayamanin! Pero friend, hanggang kailan ka ba magpapanggap na asawa ni Mark? Hindi ka ba natatakot sa ginagawa mo? Pwede kang makulong dyan. Lalo na pag nalaman na totoong asawa ni Mark ang ginagawa mo. Diba? Sinabi ko naman sa'yo, gusto ko lang namang maramdaman na mahalaga din ako kay Mark. Kasi noon pa man, mahal ko na siya. Oo nga, nandun na tayo. Mahal mo siya. Wait, let me change my statement. Mahal mo ang amo mo. Kasi ang totoo naman yan, kasambahay lang ang role mo dito sa bahay na to, di ba? Huwag maingay. Inano yung poses mo. Baka marinig ka ng asawa ko. Friend, hindi mo siya asawa. Nagpapanggap ka lang na asawa niya. Hindi naman sa hindi kita suportado, ha? Pero mali kasi yung nagpapanggap ka. Maling mali. Alam mo, kung yun lang din naman ang sasabihin mo, mabuti pa, sa susunod ka na lang ulit bumisita dito. Friend, concern lang naman ako sa'yo. Tsaka sa mga posibilidad na pwedeng mangyari, lalo na kapag nalaman ng totoong asawa ni Mark, ang totoo. O kaya man si Mark mismo, pag nawala na yung amnesia niya, kapag gumaling na siya, di ba? Ayoko munang isipin yon. Pero kung dumating man ang araw na yon, alam ko na yung gagawin ko. Handa akong harapin ano man ang kabayaran nito. Ang importante sa ngayon, kung ano yung turing sa akin ni Mark. Kasi, friend, masaya ako pagkasama ko siya. Wala namang masama kung susundin natin kung ano yung nagpapasaya sa atin. But we have to do that in a good way. Friend, huwag mo na akong intindihin pa. Ginawa ko to. At kaya kong panindigan ano man ang kahihinat na nito sa dulo. Ayoko na magsalita. Bahala ka dyan sa gusto't na pinasok mo. Mahal, may gusto lang sana akong itanong sa'yo. Kasi merong isang babae na palaging pumapasok sa isip ko. Hindi ko siya kilala, pero parang naging part na siya ng buhay ko. Siguro dahil na din sa pagkakaroon ko ng amnesia. Sino kaya siya, mahal? Mahal, siguro wag mo na lang munang isipin yon. Diba, sabi naman ng doktor, normal lang naman na makakita ka ng mga imahe sa isip mo. Baka isa siya sa mga taong nakilala mo noon tapos hindi mo na maalala. Pero don't worry, mahal. Darating yung panahon, babalik din lahat yan sa memorya mo. Sana nga, kasi ang hirap ng ganito yung lagi may gumugulo sa isip ko ng mga imahe ng mga tao na hindi ko na magilala. At hindi ko rin alam kung sino nga ba talaga sila sa buhay ko. Huwag mo na munang isipin yun, mahal. Basta, isipin mo, andito lang ako lagi sa'yo. Hindi kita pababayaan. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Hindi pa bumabalik yung memorya ni Mark. Alam mo ang sabi ng doktor,
Medyo matatagalan pa daw bago bumalik yun. Kaya ngayon, ako na lang muna yung kinikilala niyang asawa. Ay nako, friend. Basta, binabalaan kita ha. Sana lang talaga huwag mo pong pagsisihan. Kasi, malaking kasinungalingan ang ginawa mo. Pwede kang makulong kapag nalaman tayo na misis ni Mark ang totoo. At saka, ano kung bigla siyang magpakita at tumalik? Sige nga. Hindi na babalik yun. Napaniwala ko siya na may ibang babae na si Mark at hindi niya na ito mahal. Paano pa siya babalik dito? Tsaka isa pa, matagal na siyang nasa Amerika. Kaya, doon na lang siya, di ba? Napakawalang hiya mo! Bakit mo ako niluloko? Sino ka nga ba talaga sa buhay ko? Sumagot ka! At sino yung sinasabi mong tunay kong asawa na hindi na babalik dito? Mahal! Nasasaktan ako! Magpapaliwanag ako! Kumalma ka! Paano ko kakalma? Kung una pa lang puro nakasinungalingan ang lahat, sinamantala mo yung pagkakaroon ko ng amnesia, isang huwad at manluloko! Pakinggan mo naman sana kung yung mga paliwanag ko. Mark, nagawa ko lang naman yun eh. Kasi sobrang mahal kita. Mark! Ang kapal ng mukha mo para agawin ang posisyon ko bilang asawa. Kaya pala masama ang kutob ko na may nangyayaring hindi maganda dito. Dahil ikaw na ambisyosa ka, gusto mong pumapel. Pwes ngayon, andito na ako. Andito na ako para kunin ang akin. Ang asawa ko! Magpapaliwanag ako! Kaya ko lang naman yung nagawa kasi... Kasi mahal ko si Mark! Mahal! Sa tingin mo, mamahalin ka ng asawa ko. Isang impostor. At ngayon, malino na sa kanya ang lahat. Kaya wala ka ng lugar dito. Umalis ka na dito bago pa ako magpatawag ng pulis para ipadampot ka! Patawarin mo ako. Umalis ka dito. Layas! Mahal, andito na ako. Patawarin mo ako at hindi ko inalaman tunay na kondisyon mo. Napaniwala ako ng babae na yun sa isang kasinungalingan. Pero ang totoo, ganito pala ang tunay mong kalagayan. Ako ang tunay mong asawa, Mark. Hindi kita maalala ngayon. Pero ang naalala ko lang, ikaw yung laging kong nakikita sa isip ko. At iba ang pakiramdam ng puso ko. Natutuwa ko nung nakita kita kanina. At darating din yung araw na maliliwanagan ako kapag gumaling na yung ambisyon ko. Nagpunta ako doon para sa mga negosyo natin. Hayaan mo, hindi na kita iiwan. Dahil sasama na kita sa Amerika, doon mo na itutuloy ang medical treatment mo para gumaling na ang ambisyon mo. Magsasama-sama na tayo tulad ng dati. Isang buong pamilya. Kasama ng mga anak natin.